Qillatu tawfiq wa ta'assurul umur. Ang kawalan ng patnubay at gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa taong gumagawa ng kasalanan at nagiging masalimuot ang kanyang pamumuhay. Yung taong mapagawa ng kasalanan, makikita nyo, walang gabay sa kanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pinapatnubayan, masalimuot ang kanyang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Walang tawfik. Hindi ginagabayan. Marahil naisip ng ilan, bakit may mga makasalanan na mayayaman? Salungat yata sa sinasabi mo, ya Ustad. Bakit may mga mga Muslim na hindi nagsasala at patuloy na yumayaman sa paggawa ng kasalanan? Wallahi al-azim, hindi ito ang tunay na patnubay at gabay. Hindi ito pagpapala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil meron tayong tinatawag na istidraj. Nakakatakot na kalagayan. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dito natin makikita yung tunay na sukatan ng tunay na muwafak, yung tunay na taong pinatnubay ang ginagabayan. Hindi sukatan ang kayamanan, ari-arian, salapi. Ang sukatan kung paano ka napapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano pa mang kalagayan ang meron ka. Meron kang salapi, subalit hindi mo naman nagagamit sa kaluguran ni Allah, hindi ito tunay na pagpapala, biyaya, bakos ito ay kaparusahan sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyadang billah. Dahil meron tayong tinatawag na istidraj. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagmuni-munihan natin ito, kapag nakita niyo ang isang alipin na patuloy sa paggawa ng kasalanan at patuloy na binibigyan ng mga makamundong bagay samantalang gumagawa siya ng kasalanan, sabi ng mahal na propeta, palatandaan nito na ito yung tinatawag na istidraj. Paunting-unting kaparusahan sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalilin lang siya sa mga makamundong bagay. Nahumaling siya sa mundo. Binibigay sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binubuksan sa kanya ni Allah ang mundo. At na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Wala siyang takot. Patuloy siya sa paggawa ng kasalanan. Mas pinaiitingan niya ang paggawa ng kasalanan. Nagiging mayaman siya, subalit nalilihis siya. Nagiging mayaman siya sa paggawa ng kasalanan hanggang sa dumating sa kanya ang matinding kaparusahan. At doon siya kukunin, marahil yun na magiging katapusan niya. Kaparusahan. Kaya marami tayong nakikita. Iyadang billah, nakakalungkot. Mayaman biglang subhanallah sa isang kisap lamang, kisap mata, naging mahirap. Pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil yung kayamanan hindi niya nagamit sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kayamanan, pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salapi, pagsubok sa iyo ni Allah. Titignan ni Allah kung ang kayamanan, mapapalapit ka ba niya ito sa relihiyong Islam o kaya mapapalayo. Makikita natin maraming mahirap, dukha, naghahangad na, ya Allah, gawin mo ako mayaman. Gagamitin ko ang aking yaman sa mga madrasa, mga turil, mga yatim. Subalit, subhanallah, kapag ipinagkaloob sa kanya ni Allah, eh hindi niya tinutupan ang kanyang mga hangarin, mga minimiti. Bakos nagiging, nalilihis siya, nafifit na siya ng kayamanan, iyadang billah. Subalit, kahit anong kalagayan mo, kahit pa kaunting kayamanan, nagagamit mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tunay na gabay, ito ang tunay na patnubay. Minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatnubayan ka. Dahil alam mo, hindi mo nakakalimutan si Allah. Hindi mo nakakalimutan ang obligasyon mo. Hindi mo nakakalimutan ang zakat. Hindi mo nakakalimutan ang pagbibigay ng mga sadaka, tulong sa mga mahihirap, pagmamalasakit. So ito yung una, wala kang
hindi ka, malayo ka sa patnubay, gabay. Kaya makikita nyo, subhanallah, yung mga taong hindi nagsasala, yung mga taong mapaggawa ng kasalanan, nagiging masalimuot ang kanilang buhay. Ito'y pinatunayan ni Allah. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Sino man ang talikuran ng aking paalala, katulad ng mga sala, tinatawag ang Allahu Akbar, may wisdom ang napapaloob dito. Si Allah ang pinakadakila, dapat mong tugunan ang kanyang panawagan. Kapag nalaman mong dumating ng oras ng sala, kahit hindi mo naririnig ang adhan, dapat mong mapagtanto na si Allah ang pinakadakila, dapat mong iwanan ano pa mang ginagawa mo at tumungo sa masjid upang tugunan ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sala. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Bibigyan namin siya ng masalimuot na pamumuhay dito sa mundo kapag iniwanan niya ang mga kautusan namin ika ni Allah subhanahu wa ta'ala.